Alright! Yan! Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa ng mga livestream. Mga kabatas natin, meron hong bagong kanta na linabas. Itong si Luni. Ito po yung kantang Tugmang Preso. At dito po mga kabatas natin ay kanyang nilahad yung kanyang experience nung siya po ay inakusahan. Inakusahan na nagbebenta ng illegal na droga. Okay, ngayon mga kabatas natin, alam niyo ho, I will take this opportunity to teach a lesson. Alam niyo kung bakit 4 parts ito, panoorin niyo sana yung buong 4 parts kasi pinakinggan ko po itong kanta ni Luni at this is a good teaching experience. Especially sa mga police, sa mga criminologists, sa mga tao, sa mga abogado, ordinaryong tao. Kasi dito mga kabatas natin, sa experience ni Luni, from start to finish mga kabatas natin, ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo yung mga legalidad. Kasi dito sa kanta niya, mga kabatas natin, inilahad niya lang. Ako, mga kabatas natin, ipapaliwanag ko sa inyo ng masinsinan, ng malaliman, para malaman niyo kung ano ba talaga ang nangyayari sa by-bust operations, ano ba talaga ang requirements, mga kabatas natin, kapag ikaw ay nanghuhuli ng isang tao. Kasi mga kabatas natin, we are in the age of social media. Yung kaalaman ngayon mga kabatas natin, madali na lang makuha yan. Depende na lang kung saan nyo gustong makuha ito. Ngayon mga kabatas natin, bago ako mag-umpisa, ito lang yung masasabi ko. Buti na lang itong si Luni mga kabatas natin, may natutunan doon sa pagkakaso sa kanya. May mga ibang tao dyan mga kabatas natin, nakasuan at lahat-lahat, hindi pa rin natututo. Kaya mga kabatas natin, sabay-sabay tayo matuto, umpisahan natin itong kanta niya at pag-aralan natin na mabuti para magkaroon tayo ng kalaman. Ito mga kabatas natin. Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa by-bus operation sa Makati City. Siya si Marlon Peroramas o mas kilala bilang si Luni. Members of... Yan, mga kabatas natin, pag makikita nyo, yung intro na ginawa dito ni Luni ay yung mga balita tungkol sa kanya. Okay? Nung siya ay hinuli. Okay? So yun, galing sa iba't ibang news agency yun. Ito yung mga plinay niya. Makati's Drug Enforcement Unit have arrested rapper Luni. Nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. May request ng nakalang ligo nang ma-aresto si Luni. Yan, isang pakete ng droga mga kabatas natin. Pero alam nyo, generally speaking kasi parang sinasabi niya dito, planted. Let's go mga kabatas natin. Apat na iba pa matapos makipiskahan ng push or high-grade marijuana. Pagkabat makulay ang mga pabalat. Alam mong mahusay ang pagkakalahat. Yan. Actually, doon din ako magkakaroon ng konting disagreement dito sa umpisa. Kasi hindi ko maintindihan kung ang sinasabi ni Luni dito, mahusay yung pagkakalahad nung experience niya dito sa kanta o yung pabalat at paglalahad noong mga di umano nagtanim sa kanya ng droga. Okay? Tingnan nyo. Kasi pabalat mga kabatas natin, ibig sabihin parang palamuti yan eh. Diba? Yung pinapakita. Diba? Yung pinapakita. Yung outer shell. Superficial. Yung superficial. Alam mo mahusay ang pagkakalahad. Mga tunay na ganap. Sinulat ng parap. Kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Yan. So, obviously, ang sinasabi niya dito, yung hindi siya nag-iimbento. Ito rin yung gusto kong sabihin sa Ampalayagang eh. Tingnan niya. Sinulat ng parap, kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. It's very fitting doon sa pinaglalaban ng batas natin. Why? Because dito sa batas natin, we always tell people that you should be honest. You should be consistent. Bakit? Kapag ikaw ay honest, ikaw ay consistent, ikaw ay hindi nanliling lang, ikaw ay totoo sa sarili mo, magtutugma lahat. So dito sa sinabi ni Luni dito, parang sinasabi niya na wala akong inimbento dito. Ito yung mga tahasang karanasan ko na nung nangyari yung paghuli sa akin hanggang sa makalaya siya, kaya magtutugma lahat. Diba? O, tama yung sinabi ni Talonyo TV, it's coherent. Because nobody's lying. Okay, let's go. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka na istorya, ito ang
aking personal. Yan. So, itong part 1 natin, hinango ko yung title nito dito sa importante ba talaga? Kasi ito daw ay isang importanteng istorya. Sa tingin ko mga kabatas natin, para magkaroon ng kabuluhan nito tulad ng sinabi ko, lalagyan natin nito ng, ng matinding aral. No? At magiging importanteng istorya nga. Kasi nakita ko nga dito, maraming magandang ipaliwanag. At parang ito na yung magiging crash course nyo sa mga buy bust operations. Ngayon, kapag mapapakinggan nyo itong kanta ni Luni, sana dumikit din sa utak nyo yung mga dapat nangyari doon, yung mga requirements ng batas, at kung ano-ano pa. Okay, let's go. Testimonya pang kontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala kong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marihuana ng mga parak na mukhang Taliban. Yan. So, yun ang accusation niya. Yun ang claim niya. Okay? Tinaniman sila ng marihuana. Ngayon kasi mga kabatas natin, let's talk about the justice system first. Okay? Ito kasing tanim, of course, mga kabatas natin, yung pagtatanim ng isang ebidensya. Like for example, illegal drugs, it is also punishable by law. Marami na ho akong napag-aralang kaso at meron din akong personally kilalang mga tao who were convicted of planting of evidence. And yes, mga kabatas natin, hindi lang ho droga ang pinaplant, pwede rin hong baril. Okay? And of course, matindi rin ho ang parusa dyan. Okay? Yung krimen na plinantan, mga kabatas natin, o kung ano yung ginamit, yun din ho ang magiging kapurusahan niya. Okay? So, dito sa claim o accusation ni Luni na tinaniman sila ng ebidensya o ng droga, they can file cases against those people who did that. It is also a criminal proceeding, mga kabatas natin. They can also file administrative cases against them. Kaya lang syempre, because it is a criminal proceeding and it's a criminal case, kailangan din po na mag-produce ng ebidensya na talagang tinaniman sila ng ebidensya. O ito, meron siya, sabi ni kami kasi, meron din tanimbala. Okay? Sabi ng ganyan, attorney, pwede ba siyang balikan ng mga pulis dyan? Actually, yan yung susunod na yung i-discuss ko sa inyo ngayon. Pwede ba siyang balikan dyan? Well, syempre, dahil sa claim na yan, kung sinasabi na nagtanim, alam naman natin, if you accuse a person of a crime, a vice, or a defect, anong tawag doon? Defamation. Ngayon, ano yung kaso? Cyber libel. Di ba? Pero mga kabatas natin, syempre, eventually, kapag naman na... because it is actually an official, alleged official operation. Okay? Tapos, ngayon, kung nataniman nga talaga ng droga and it becomes a fact, pwedeng mapawalang sala naman siya doon kapag kinasuhan siya. Pero yun lang ang problema dito kasi if you impute a vice or a defect or a crime against a person katulad niyan, cyber libel yung ganyan. Okay, let's go. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali, doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay mahimas, kasama ko si Ron Henley. Yan. So dito naman mga kamusta natin, ini-explain niya lang naman yung scenario. Scene of the crime, kumbaga, mga kabatas natin, no? Pakinggan natin siya para magkaroon tayo ng buong konteksto, okay? Vegas. May interview kami sa radyo nung gabi na yun tungkol sa marijuana at sa legalisasyon pagkatapos namin yun. So alam naman natin lahat, mga kabatas natin, na advocate itong si Luni ng legalization ng marijuana. Sa mga conservative, mga kabatas natin, alam nyo din na syempre dito sa Pilipinas, illegal yan. Totally. Ibig sabihin, kahit medical, marijuana, bawal dito sa Pilipinas. Okay? Sa ibang bansa, for example, sa Los Angeles, sa LA, at saka sa San Francisco, doon yung mga napuntahan kong lugar, legal ho yung marijuana doon.
Ngayon, kung maglalakad kayo doon sa kalsada, doon sa main streets, doon sa LA at saka sa San Francisco, makakasalubong nyo talaga yung mga tao humihit-hit ng marijuana, and it's normal. Maamoy mo sila. Maamoy mo sila, mga kapatid natin. Yung mga homeless doon, amoy sila lahat marijuana. Okay, sa Thailand din, oh, sa Thailand din. Dito sa Pilipinas, mga kapatid natin, ano ba yung position ko? Ako, I'm all for medicinal marijuana. When it comes to recreation, okay din ako. Kaya lang, I want to ease it in slowly. Diba? Let's start with the medical marijuana. Then eventually, if it is fine, it is okay, then maybe we can use it for recreation. Ano ba ibig sabihin nun pag recreation yung isang droga? Ibig sabihin, kahit hindi kailangan ng kalusugan mo yun, hindi siya prescribed ng isang doktor, pwede kang gumamit. Okay? Pwede kang gumamit. Sabi ni Kadama sa Jordan, meron atang limit sa grams, attorney. Ang alam ko, parang meron. Pero based on personal experience, wala. Nabibili lang sa kanto eh. Tapos, nung umpisa yan, doon sa Los Angeles, kasi tinanong ko rin yung mga kakilala ko din eh, mga pinsan nitin, mga kaibigan ko. Paano ba yan? Pipili ka pa daw kung ano yung gusto mong tama? Pwede. Kasi meron yung ganto lang, ganyan lang, ganto lang. Merong pampatulog, merong pampasaya, merong pampakalma. Kasi parang na-isolate na nila yung kung ano-anong mga ano eh. Basta very scientific. Hindi ko naman pinag-aralan maigi. Pero may mga na-isolate sila na parang mga chemicals galing doon sa marijuana kung saan pwede mong piliin kung ano yung gusto mong tama. Parang kumbaga, if it's ano, no, it's parang may flavor na gusto mong hanapin, yun din yung tama. Parang ganon. Okay? Oo, tama yung sinabi ni Kurtz, no? Doon sa ano, pwedeng sa pagkain, sa inumin, meron ngang oil eh. Pinapahid sa mukha, pinapahid sa kung ano-ano, may marijuana. Okay? Sabi ni ano, sa California, kailangan ng medical permit. Kailangan daw. Kailangan daw ng medical permit. Okay, sige, tuloy natin. Umalis agad sa istasyon dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Okay, ito mga kapatid natin, ang pinapaliwanag niya dito. Birthday yung pupuntahan niya. So parang bait na ginawa sa kanya, may pupuntahan siyang isang bata. Yun yung parang ginamit ng asset para ma-hook, mabingwit itong loony at pumunta dun sa lugar na gusto nilang pumunta. Okay? Atunin natin. Medyo masama ang panahon, umaambon, kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. So yan, mga kapatid natin, sunduan pa rin naman. Well, wala naman tayo may papaliwanag maigi dito. Doon sa medyo dulo-dulo marami. Tayo pupunta, private daw na party. Yung reception ay isang hotel doon sa Makati. Bata na may cancer, kumonta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan... Yun. So, yun nga. Yun yung ginawang pain o bait sa kanya. May fan meet. Yun yung sinasabi niya. No? Pangalan ay Sean. So, obviously, hindi naman Sean yung pangalan. Obviously, walang Sean, no? Pero, mga kapatas natin, ang tanong dyan, pwede ba na gawin ng mga pulis na mag-imbento ng mga bagay-bagay katulad ng ganyang klaseng kwento para makahuli ng tao? Pwede. Pero ito yung kondisyon. Dahil ito ay isang by-bust operation, mga kabatas natin, dapat entrapment ang mangyayari.
Okay, bakit entrapment? Ang entrapment kasi mga kabatas natin ay yung paghuli sa isang natural na nagagawin ng isang tao. Natural na. Ibig sabihin kahit walang participation ng mga pulis, kung pagbebenta ng droga yung gagawin niya, magbebenta talaga siya. Ang gagawin lang ng mga pulis, huhuliin siya. Okay? That is in contrast with instigation. Kasi mga kabatas natin, alam nyo yung instigation. Yung instigation na yan, illegal yan. Bakit? Yung instigation na yan, yan yung itatrap mo naman yung tao na gumawa ng krimen kahit wala naman talaga siyang intention na gumawa ng krimen. Ang tawag doon, in other words, set up. Kung sinet up yung isang tao o ininstigate yung isang tao na gumawa ng krimen, illegal yon, hindi yon pwede. Mga kabatas natin, madidismiss yung kaso doon. Yung entrapment, pwede yon. Okay, so tignan natin dito, instigation ba ito o entrapment? Kapag dito sa kwento ni Looney, it's neither an instigation or an entrapment. Bakit? Kasi mga kabatas natin, wala namang gagawing illegal doon. At walang ginawang illegal ayon sa kwento ni Looney. Okay, tuloy natin. Endowation, walang pake sa money kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng iled nung nalang. Yan. So pag tingnan niya mga kapatid natin, it's neither an instigation or an entrapment because walang masamang ginawa. Yung instigation may masamang ginawa pero napilit siyang gawin yon, o kaya na manipula, o kaya na set up siyang gawin yon. Yung entrapment, merong masama rin na gagawin, no? Illegal na gagawin, pero mga kabatas natin, walang participation yung mga pulis doon. Yun yung legal. Dito mga kabatas natin, base sa kanyang kwento, wala. Wala. Okay, tuloy natin. Aman kong lagay na daw ng bata tagilid. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event. Rekta sa Makati kahit traffic ay kainip. Kasama ko si Ruth at si Ivan, ang sikip at si Kuya Albert, yung driver kong mabait. Yan. So, ito, kwento lang naman nung kasama niya. Siyempre, kapag may kasama, titingnan din natin yung liabilities ng mga kasama. Alright? Si Ron Henley kasama niya, pero kumuha na ng taxi, umuwi na. Dito sa kwento niya dito, may mga kasama pa rin siya sa sasakyan. Siksikan sila doon sa kanyang Subaru. Ngayon, when it comes to entrapment proceedings, okay, let's, kahit dito walang nangyaring entrapment, no, pero let's talk about entrapment kasi nga kailangan natin pag-aralan yun. When it comes to entrapment proceedings, kung sino lang yung gumawa ng krimen o tumulong o nag-participate dun sa gumawa ng krimen, mga kabatas natin, sila lang yung mga magiging liable. Sino yung pwedeng maging liable? Yung mga lookout, yung mga nagbigay ng droga, ganyan. May degrees of participation kasi dyan. Meron yung mastermind na tinatawag nila. Ito yung participation by inducement. Ang tinatawag sa kanya ay principal by inducement. Meron naman yung tao na gumawa mismo ng krimen. Ito yung principal by direct participation. Okay? Meron din mga kabatas natin yung mga accessories at saka meron yung mga tinatawag na accomplices. Okay? Ngayon, kapag ang nangyari dito mga kabatas natin, eh siya lang yung nagtransact. No, tingnan natin yung version ng police. No? Siya lang yung nagtransact. Siya lang yung pwedeng makasuhan. Yung iba, laya na. Pero makikita nyo kasi dito, pati yung mga kasama niya, si Ideal, yung kanyang kapatid, no, if I remember correctly, hindi ko re-review yung kaso niya eh, pero pinag-aralan natin yun noon, nahuli din. Tignan natin kung anong kwento tungkol doon, ha? O, tuloy natin. Tsaka si Ideal, aking manager at kapatid na merong talasimya, isang kakaibang sakit, kailangan niyan lagi salinan ng dugo na pantawid at dahil malapit lang sa hotel, yung Makati Med, sumabay. Yan. Ito mga kapatid natin, bakit kailangan niyang ikwento yan? Kasi, syempre, gusto niyang ipakita yung absurdity ng mga nangyari. In other words, mga kapatid natin, yung mga narration doon sa statement ng kabila which are contrary to human experience. Bakit ba pinupunto yan? Kasi nga parang they will show how absurd kung ano yung nangyari.
na ito na nga ang kapatid ko may sakit. Sa tingin nyo ba isasama ko pa yan sa pagbebenta ng droga? Parang ganon. Marami rin kasi mga kapatid natin, kunwari yung mga may kasamang senior citizen o kaya nanay o kaya mga anak. Ganyan. Tapos sa tingin nyo ba kung gagawa ako ng illegal, isasama ko yung nanay ko, yung tatay ko tsaka yung anak ko? 'Di ba? Yun yung pinapakita nila dito, no? They will show absurdity or they will show that their narration of facts, their statement is contrary to human experience. Okay, tuloy natin. Pay na lang siya sa amin para mas makatipid. Sabay na lang, pangay isang kotse na lang. Yung katabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Balay siksikan kami sa akin chikot. Wag malikot, tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati. Yan, so yun. Nag-travel sila. Tingnan natin kung anong mangyayari nung nahuli na sila. Sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party. Sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede favor, baka pwede magpa-picture kasi idol na idol. Well, pag titignan nyo talaga dito, base sa kwento ni ano, no, ni Looney, mga kabatas natin, no, pinaghandaan sila. Pinaghandaan. Kakanagan ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang razor. Tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the fuck? Nakakagulantang sang katutak ng ninja cap sa amin ng tumambang. Parang hutak. Yan. So, inabangan siya. Balik ulit tayo dun sa kwentuhan natin sa ano, sa tungkol sa instigation at saka entrapment. Yung entrapment, parang huhuliin ka lang dahil gagawa ka naman talaga ng masama with or without the participation of the people who will be arresting you. Diba? O kaya parang bibili lang yung tao, yung asset. Diba? Tapos eventually huhuliin ka. Eh, magbebenta ka rin naman talaga. Ang ginawa lang, bumili lang sila. So, pwede yun. Pero yung instigation, meron din nangyaring mali. Meron nangyaring hindi maganda, pero pinersa kang gawin yon o kaya sinet up kang gawin yon. Dito, mga kapatid natin, kung totoo nga yung sinasabi ni Looney dito na ganito yung nangyari, well, obviously, yung setup dito, parang hindi naman talaga instigation or entrapment. Gusto lang siyang taniman ng droga para magkaroon ng kaso. Di ba? Anyway, mga kapatid natin, punta tayo sa kabila. Tig 20 minutes yung ating ano dito para ma-fulfill natin, no? Para hindi masyadong matagal. Alright? Yan. Maraming salamat, mga kapatid natin. Itutuloy po natin sa kabila. At tulad na lang yung sinasabi, matulog po tayo ng mahimbing. Dahil alam natin na yung natutulog ng mahimbing, siya yung laging palalo. Paalam po, pansamantala.